niyo de Padua. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Magdulot nawa ng tuwa o Diyos sa iyong iglesia ang pag-aampo ng iyong kumpesor at pantas sa San Antonio upang lagi nang lumakas dahil sa mga tulong sa kaluluwa at maging dapat kami ang digayang walang katapusan. Alang-alang kay Jesucristo. Like and follow our Facebook page to receive notifications. Like and subscribe to our other social media and messaging accounts. Welcome to St. Anthony of Padua Parish, Singgalong, Manila. Our live streaming will begin in a few moments. Please stand by. Like and follow our Facebook page to receive notifications. Like and subscribe to our other social media and messaging accounts. Please don't forget to share this video. Welcome to St. Anthony of Padua Parish, Singgalong, Manila. Our live streaming will begin in a few moments. Please stand by. Like and follow our Facebook page to receive notifications. Like and subscribe to our other social media and messaging accounts. Please don't forget to share this video.
Magandang gabi po mga kapatid. Dasalin po natin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ko ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ko ng grasya, ang Panginoon ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Banal na Santatlo at ang ikatlong araw ng nobenaryo sa karangalan ng ating mahal na patron, San Antonio de Padua. Ang ating pumpunong tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Benny Tuazon, ang ating cura paroko. Sa
Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pag-ibig ang siyang buklod ng ugnayan sa pagitan ng tatlong persona. Anuman ang ating gamiting imahin upang ipaliwanag at bigyang katuwiran ang pananampalataya sa banal na santatlo, lagi itong kakikitaan ng ugnayan o relasyon na pinagbubuklod at pinag-iisa ng pag-ibig. Sapat nang banggitin ang Ebanghelyo ngayon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Manalangin tayo na sa pamamagitan ng Eucharistiyang ito, maging matatag tayo sa pag-ibig tulad ng Santatlo, upang makamit natin ang buhay na payapa at naayon sa kalooban ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Mga kapatid, upang maging karapat-dapat sa ating pagdiriwang, kahit tumahimik sandali at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugdok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang ang Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Nanalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salita ng Diyos na totoo at maaasahan at sa pagbibigay mo ng Espiritung nagpapabanal sa sanlibutan, pinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang amin ngayong pinagdiriwang, pagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan, at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagka-Diyos sa mahal na kapangyarihan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, tumapyas si Moises ng dalawang bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito.
Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sasa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakila ang Amang Mahal, Anak, Espiritong Banal, noon, ngayon, kailan paman. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, gaya ng paunang salita at ating ebanghelyo,
pag-ibig ang naging dahilan ng Diyos para tayo ay malikha. Pag-ibig din ang dahilan ng Diyos kung bakit niya tayo binigyan ng maraming mga katangian ng buhay, ng pag-iisip, ng lakas, at ang lahat ng ating mga kakayahan. Pag-ibig din ang naging dahilan kung bakit tayo ay iniligtas. Kaya nga kahit yung kanyang bugtong na anak, hindi niya pinagkait para lamang sa ating kaligtasan. At pag-ibig din ang naging dahilan kung bakit hanggang ngayon, kapiling natin ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At yun yung ating paniniwala na utay-utay nating naunawaan dahil sa ating karanasan. Hindi yung pananampalataya o paniniwala sa San Tatlo, yung Trinity, ay hindi lang kathang-isip ng simbahan o ng sinuwang Santo Papa noong panahong yun para lang meron tayong ganyang doktrina. Ang doktrina ng San Tatlo o kung paano tayo nakarating sa paniniwala na merong iisang Diyos at may tatlong persona ay dahil sa ating karanasan. Dahil naranasan na ang Diyos ay Ama dahil sa kanyang paglilikha. Naranasan na ang Diyos ay Anak nung ating makilalang Panginoong Jesucristo na tagapagligtas. Nakilala ang Diyos bilang Espiritu Santo dahil nga hindi niya tayo iniwan at patuloy nating kasama hanggang ngayon. Yan ang naging paniniwala ng mga nananampalataya. Subalit, hindi natin sinasabi na may tatlong Diyos. Iisa pa rin ang Diyos na ating pinaniniwalaan. At ang Diyos na yan ay nagparamdam sa tatlong mahalagang paraan sa ating buhay. Tanyo, si San Antonio ay siyempre naniniwala sa ganitong doktrina. At kanyang isinabuhay yan. Siya ay kasama ni San Francisco. At alam naman natin na mga Pransiskano ay bantog na bantog hindi lang sa pagmamahal sa mga mahihirap, kundi sa pangangalaga sa sanlilikha o sanilalang ng Diyos. At bilang isang Pransiskano, isang kasama ni San Francisco, isa siya sa nangunguna sa pangangalaga sa paglikha. Hindi kailanman dapat nagiging sanhi ng pagsira ang sino mang naniniwala sa Diyos. Siguro, pwede natin sabihin sa ating taga rito sa Singalong, dapat isa yan sa ating katangian. Huwag tayong manira. Hindi lang tayo huwag manira ng bagay. Lalong-lalo na huwag tayong manira ng kapwa. Isa yan sa malaking kasalanan sa Diyos. Nilikha niya ang tao, minahal niya ang tao, at hindi niya ito sinira kailanman. Ang sumisira sa tao ay ang kasalanan. Ang sumisira sa nilalang ng Diyos ay ang kasalanan. Eh hindi tayo dapat sumasama sa ganoon. Yan ang isinabuhay ng ating patron at dapat sinasabuhay din ng bawat mananampalataya, lalong-lalo na dito sa atin, sa Singalong, sapagkat siya ang ating patron. Pangalawa, ang ating patron si San Antonio ay mahal na mahal niya ang salita ng Diyos. Kaya nga siya ay bantog na bantog sa kanyang preaching. Ano sa preaching niya, yung may mga tao nung araw, nagsasara ng tindahan para lang maka-attend sa misa ni San Antonio. Maraming mga, lalong-lalo na yung mga kababaihan daw, gusto nila, nasa unahan sila ng pews. They would reserve the pews. They will go early. They will rise up early in the morning. Kung ang misa ay alas 5, alas 3 pa lang, gising na. Nandyan na sa labas ng simbahan. At yung iba nga, nag-o-overnight pa sa simbahan. Para pagbukas na pagbukas ng simbahan, nandyan agad sila. Dahil gustong-gusto nilang marinig ang bawat salita ni San Antonio. Bakit? Kasi yung salita niya ay pagpapahayag ng salita ng Diyos. He was so effective
so eloquent and so clear about preaching the Word of God na yung mga tao attracted na parang magnet sa kanya. At yung makarinig, nagbabago. Kaya nga pagka may mga, may mga disputes, mga away-away, tinatawag nila si San Antonio. And what Saint Anthony would do is to use, let them hear the Word of God. Ano yung sinasabi ng Diyos tungkol sa kanilang sitwasyon? At ang salita ng Diyos na tinutukoy natin ay walang iba, kundi ang lahat ng tinuran at isinabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. And so, Saint Anthony believed and preached the Word of God, who is Jesus Christ himself. Siya ang salita ng Diyos. At pangatlo, yung kanya ring relasyon sa Espiritu Santo. Magandang gabay ang mga turo at pananalita ng ating patron. At yun ay hindi nang galing sa kanya. Kung titignan natin yung kanyang mga sinabi, ang dami-dami niyang mga, we can say, quotable quotes. Pwede nating banggitin parang ibang tao ay makinabang. At ito ay kailanman hindi niya sinarili. Hindi niya sinabing galing sa kanya. At kanyang binibigyang halaga at kanyang utang na loob ang lahat ng ito sa Espiritu Santo. So, yun din ang inaasahan sa atin bilang deboto ni San Antonio. Na tayo rin sana maging gabay ng iba. At ang salita ng Diyos ay ating dinadala sa ating buhay. So ngayon ay katatlong araw ng ating pagnunubena. Patuloy nating kilalanin ang ating santo kasabay ng ating pagninilay sa ating pinaniniwalaan. At ang pinaniniwalaan nga natin na San Tatlo ay sana hindi lang isang doktrina sa atin. Sana ito ay maging buhay sa ating buhay. Dahil ito ay naging buhay para sa atin o ginawang buhay natin ng ating Diyos na naging Ama, naging anak na tagapagligtas at Espiritong gumagabay. Ngayon ay pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay at inilibing. Nanao sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na muli. Makyat sa langit. Nalulukluk sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Labis ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, dumulog tayo sa Kanya upang pagkalooban tayo ng mga biyayang ating hinihiling. Sa bawat panalangin ating itutugon, mapagmahal naming Ama, dinggin mo kami. Mapagmahal naming Ama, dinggin mo kami. Ama, isugo mo nawa sa simbahan ang iyong Espiritu upang sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, ay lumago kami sa pag-ibig sa bawat isa. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, dinggin mo kami. Ama, isugo mo ang Espiritu Santo, ang Paraklito, sa mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan, upang pamunuan ang iyong sambayanan ng may katapatan. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, dinggin mo kami. Ama, tulungan mo ang mga naliligaw ng landas, ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang lahat ng mga nagdurusa. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, dinggin mo kami. Banal na Espiritu,
Gabayan mo ang aming pamayanan sa pagkakaunawaan at pagkakaisa. Masalamin nawa ang kapayapaang dulot mo sa araw-araw naming pamumuhay. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, dinggin mo kami. Ama ng lahat ng mga nangabubuhay, makibahagi nawa sa iyong kaluwalhatian, kasama ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ng mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ipanalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Ama, isinugo mo ang iyong salita upang ipamahagi sa amin ang katotohanan at ang iyong Espiritu upang pabanalin kami. Tulungan mo kaming sambahin ka, tatlong persona, sa isang Diyos sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng aming pananampalataya sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila. At pakundangan sa mga alay na ngayon ay nasa tambana, kami nawa ay maging laging nakalaan sa iyong adhika. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumainyong. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaysa ng iyong Anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong Anak at Espiritu ay di naiba sapagka Diyos mo, ano pat kahit tatlo ay isang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong pinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong Anak at Espiritong Banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Oh,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niebot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Antonio na aming pintakasi, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Thank you.
Hiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, masdan yung ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Komunyon espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita nang higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, napakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Orosio Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga may tao. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpala ang Birhen. Amen. Maria, mapag-ampon ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua, ipanalangin mo kami. Mga paalala at pag-anyaya. Ngayon po ay ang pag-iinsenso sa relikaryo ni San Antonio de Padua. Mga paalala at paanyaya. Lingap Parokya, maaari na po kayong magpadala ng inyong love offering sa pamamagitan ng cash, check deposits at bank o wire transfers sa bank account ng ating parokya. Ang mga detalye ay naka-flash sa inyong mga screen. Tinatawag ang pansin ng mga kasapi sa ating stewardship program. Maaari na po tayong magpatuloy sa ating mga pledges at love offerings. Mangyari ay makipag-ugnayan lamang sa opisina ng parokya sa mga araw na ito ay bukas. Ang detalye ng mga paanyaya na ito at contact number ng opisina ng parokya ay nakapost sa ating official Facebook page. Pasalamatan po natin ang mga sponsors ng misa natin ngayon. Barangay 693 sa pamumuno ni Chairman Jim Benigas.
Barangay 722 sa pamumuno ni Chairman Nelson Delgado. Barangay 723 sa pamumuno ni Chairman Ferdinand Relyosa. Social Service Ministry sa pamumuno ni Sister Leti Calabia. BEC sa pamumuno ni Sister Sara Bernabe. Pasalamatan din po natin ang ating punong tagapagdiwang, si Reverendo Padre Benito Asun, ang ating parish priest. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Malain kayo ng mga pangyariang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa ating pagdiriwang, mayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin, sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, paggalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.